Ito una to. Ito yung battery. Linisin muna natin. Ito mainit na tubig ito. Puro ano na eh. Puro din. Mainit na tubig yan ha. Nakita nyo naman. Nalilinis. Okay. Check natin yung ano ha. Yung link. Leak. Current leak. Yung tinatawag na parasitic drain. Okay. Kita nyo. Ilan? 34. Zero dapat yan eh. So ibig sabihin, kumakain ng kuryente. Oh, meron siyang short. So ito yun. Ginagamit ko. Ngayon, di-disconnect ko yung battery. Kaya ako di-disconnect dahil gagamit ako ng test light. Yung test light gagamitin ko, yung isang lead iko-connect ko sa battery post at yung isa iko-connect ko sa may battery terminal. So dapat yan hindi umilaw. Kapag umilaw, shorted yan. Short to ground. Papansin nyo, may ilaw. Yung test light ko yan, may ilaw na, mayroon pang solenoid. Kahit pundido yung ilaw, pwede kong gamitin. Ngayon, iniisa-isa kong alisin yung relay para malaman ko yung short kung saan. Kapag yung test light ay hindi umilaw, ibig sabihin nun nakukuha ko na yung trouble. So yung ilaw kapag hindi namamatay, nandun pa rin yung short. Ngayon napapansin niyo yung square na red tinuro ng arrow, doon ko nakita yung sira. Ngayon, tinest ko ulit ng test light. May ilaw. So, kapag inalis ko yung shorted na wire, yung ilaw na yan, mawawala yan. Ganun kabilis, mahanap yung short to ground. Ngayon, ang gagamitin ko naman, itong ohmmeter. Yung isang lead nasa battery post at yung isa nasa battery terminal. So dapat yan zero voltage, di ba? Kapag yan nagkaroon ng reading, ibig sabihin shorted to ground. So hindi siya dapat mag-read ng voltahe. So kapag yan nakakonect yung battery terminal, kapag iniwan ng magdamag, kakain ng kuryente. Yun ang tinatawag na parasitic drain. Mayroong current leak. Okay? Ngayon, nandiyan ako sa harap. Ginagawa ko na yung wire na naipit sa ilalim ng battery. Battery holder dun sa may ilalim ng battery mismo. Nakita ko, ayun, babali tinitipan ko, kaya lang yung camera hindi ko alam na hindi pala nakapokus doon. Kaya kinuhanan ko na lang at nilagyan ko na lang dito sa gitna para makita nyo yung talagang nangyari sa wire na naipit. Yan, habang tumatakbo nagkaroon ng ano, tinatawag ito, nagpa-vibrate. Makikita nyo sa may video ko yung isa before and after. Yung before umiilaw, di ba? So after nung na-repair, wala nang ilaw. Ganun ang pagtetest ko ng short to ground. Ngayon, ikakabit ko ulit. Ay tawag dito. Yo, ikakabit ko na yung battery terminal. Tutla, na-repair ko na eh. Alamin natin yung resulta ng
Ito, yung ammeter, yung reading niya. Makikita niyo yung before, kumakain ng kuryente, 33 to 34 amperes. Ngayon, kapag naka-clamp na yung mismong ammeter, zero reading. Okay, salamat po.